Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na kaya pang gawin ang mga resupply mission sa West Philippine Sea sa sariling kakayahan ng bansa. Sa gitna ito, nang muli na namang pamabangga at pang-water cannon ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, ang US muling tiniyak ang kanilang kahandaan na tumulong sa mga RORE mission, bagay na kanilang ipinauubaya sa bansa. It's a matter of policy, post-consultation, and there's a range of options that are available. Pero ano nga ba ang sukdulan para hingin na ng Pilipinas ang tulong ng Amerika? Sagot ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. When our troops are already hungry, they don't have any supplies anymore because our resupply missions have been blocked and that they are on the verge of dying, then that's the time we're going to seek the help of the United States. So, but then again, we still have a lot of options. Sa usapin ng Mutual Defense Treaty, naiiniwala si Browner na kailangan na itong palawakin sa harap na rin ng nagbabagong security environment mula ng pirmahan ng MDT sa pagitan ng Pilipinas at Amerika noong 1951 na magiging epektibo kapag nagkaroon ng armed attack. The treaty has to be dynamic as well, but then again, we would like to emphasize that this is a political matter that has to be settled by our political leadership. Armed attack is not a legal definition necessarily. I think it's a diplomatic definition. And I also think that it's a question. General Browner and I are in uniform and we are instruments of policy and not makers of policies. Inilatag naman na ang mga susunod pang aktibidad sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa naging pagpupulong ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command dito sa Philippine Military Academy sa Baguio City kaugnay ng taunang Mutual Defense and Security Engagement Board. Bago nito, binisita nitong Miyerkules nina AFP Chief Browner at US Indo-PACOM Commander Admiral Samuel Paparo Jr. ang Basa Air Base sa Pampanga na isa sa mga EDCA sites. Ang ginawang inspeksyon ng dalawang opisyal ay upang makita ang kasalukuyang development sa pagpapalakas ng operational capabilities ng Basa Airbase. Iginiit ng Amerika na tanging sa humanitarian assistance and disaster response ang layunin sa pagkakaroon ng EDCA sites sa siyam na base militar sa Pilipinas. Samantala, muling binigyang diin ng AFP na ang deployment ng mid-range capability o Typhoon Missile System sa Pilipinas ay para sa iba't ibang pagsasanay. Nasa bansa ang nasabing missile system ng Amerika mula Abril, bagay na ikinalarma ng China at Russia. Sabi ng AFP, malaking bagay ang pagsasanay sa paggamit nito dahil isa ito sa mga planong bilhin ng bansa. The objective is for us to train together with our strategic ally on the use of modern weapon systems. Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.